Sa Pilipinas nang gagaling ang halos lahat ng abaka sa buong mundo. Isang uri ito ng hibla na ginagamit sa paggawa ng lubid, papel at pera. Sa abaka, umaasa ang mahigit 200,000 pamilya sa bansa. Pero ang puno na nagbibigay kabuhayan sa tao, nagdudulot din pala ng habang buhay na kalbaryo. Sa edad na 94, si Lola Florentina Duran ang pinakamatanda sa Barangay Loktoga, Libacaw, Aklan. Ha? Bulag, bingi, at may sakit na filariasis. Kata naman, rinagnatakal. Hinay ako pa nga ng pailawan. Siyang adlaw ang pailawan doon kay Manika. Kapal na ko nga pati ay katampoy. Hindi kahapon na nagbabuna kaya na agairilog. Nung nagtatrabaho ka, saka ka nagkaroon ng sakit? Oo. Ay may umahasihang ayatapasihang. Tulad ng maraming pamilya sa Libacaw, sa pagsasaka at pag-aabaka umaasa noon, sina Lola Florentina. Hindi lang siyang may ganitong sakit sa kanilang pamilya. Yung kapatid niya ganyan man, kaya lang patay na. Oo, ang kapatid niya, namatay sa, na may ganyan din. Ewan ko kung yan. Malaki rin ang paa ng kapatid niya. Ano yung pagmayad na? At tarugan sa puno ka pa ako yung dedo ang banog. Hanggang dito lang mag- Pumanaw na ang lahat ng kaanak ni Lola Florentina. Siya na lang ang naiwang buhay, liban sa isang anak na bumibisita sa kanya kapag walang trabaho sa abakahan. Kaya araw-araw, kahit bulag at hirap sa paglalakad, nagbabahay-bahay ang matanda para manghingi sa mga kapitbahay. Kasi hindi na natin yung anak na doko. Pag-uwi sa bata. Mag-isa lang siya sa bahay. So wala pong nag-aalaga talaga sa kanya araw-araw? Wala. Pag nandoon siya, kahit mamatay siya, magkasakit siya, walang mag-alaga sa kanya, wala namang mag-servisyo sa kanya. Kahit mamatay siya sa bahay na yan, walang tao dyan. Bago namin malaman kung may tao na makadaan, at patay na, yan na, wala na. Mahigit 6 na dekada ng iniinda ni Lola Florentina ang kanyang sakit. Sa loob ng maraming taon, hinayaan na lang niyang lumaki ang kanyang paa nang di natitignan ng doktor. Kaya kung ano-ano na lang ang kanyang ipinapahid at iniinom. Ah, pag masakit ang katawan sa buong katawan, ito lang ang gamot na ginagamit mo. Para siyang menthol, parang balm, mentholated balm. Manghang yun. Ah, yung ano? Parang sa lompas, no? Yung umiinit. Ah. Ah, matanggong kaya na tumar ko kay Kalaring. Hindi matanggong ko magkapas. Dahil pangay ko bitik. Banyosan ko na kapas-kapasit kayot. Hindi ako magmayad. Kubos ko yan mo. Ang filariasis ay isang sakit na mahigit 100 taon na ang tanda sa Pilipinas. Kabilang ito sa mga tinatawag na neglected tropical diseases. Dahil kumpara sa mga bagong sakit, hindi na ito napagtutuunan ng pansin dahil sa sobrang katandaan. Disiocho anyos lamang si Lola Florentina nang matuklasan ang filariasis sa Pilipinas. Pero kung akala ng iba, sakit lamang ito ng sinauna, hindi natatapos kay Lola Florentina ang kasaysayan ng sakit na ito. Matagal na ring iniinda ni Porperio ang sakit na filariasis. Pero kung si Lola Florentina binti ang lumaki, sa kaso ni Porperio, namaga ang kanyang bayag. Ano po ang edad ninyo nung nagsimula po yan? Ang anak po, amat-amat lang. 10 years na daw, ma'am. No, 10 years na. Kaya gabahoy ang gabahoy. Saan nyo yan nakuha? Sa Kigi. Kaya nga baka.
Bakit? Paano nangyayad? Bakit? Dapat siguro katulog kung mauran. Nasaka sa awas ta. Oo. Siyempre magkinigit at mauran, nasaka sa awas. Parang napasma? Hmm. Ganun ba yun? Pasma din na rin. Karamihan sa mga positibo sa filariasis ay mga magsasaka ng abaka. Paniwala nila na pupuwersa raw kasi ang kanilang katawan sa tuwing hinihila nila ang puno para lumabas ang hibla. At dahil basa raw ang kanilang tinatapakan, madali raw silang napapasma na siya umanong nagdudulot ng pamamaga. Hindi lang isa, kundi halos 100 residente ng Libacaw positibo sa filariasis. Karamihan sa kanila, nagtatrabaho sa abaka. Ba't po kayo hindi makatayo? Hay, gabi na sa gilid. Sumasakit na malakas. Sumasakit. Dito lang. Pati ba dito? Sumasakit din? Nagkasawak kong amat. Dito sumasakit din, tsaka dito. Saan yung kaya nakuha iyan? Ay, doon sa awas doon. Mag, tinapa ko sumaba sa nagasaka doon kaya. Ah, tumataas dito. Kung sa itlog. Tulad ni Porperio, naniniwala rin si Luterio na pasma ang dahilan ng kanyang pagkakasakit. Bahagi raw talaga ito ng kanilang trabaho. Katunayan, pati ang kanyang kapatid, may ganito ring karamdaman. Babaw mo ang kuman ugot ba herdo? Oh, duan. Ayan, oo nga. Kapatid niyo po yung si Luterio? Ay, magkampun. Magkapatid kayo. Oh. Kailan po ninyo nakuha yung ganyan, yung malaki? Buhay doon. Sa kilid yan, ma'am. Sa abaka. Sa abaka. Ah, talaga. Bakit? Paano po? Sa tubig siguro. Nagpunta ka sa doktor? Wa. Eh, bakit? Hey, nadlok. Nahadlok ka sa doktor? Bakit? Hey, what? Malibunog. Ah, walang pera. Bukod sa walang pera, ayon kay Jose, normal na raw sa kanilang mga magsasaka ang magkaroon ng ganitong sakit. Marami nga raw sa kanilang mga ninuno, may filariasis din. Tiyo ko. Ang tiyo ninyo? Dito sa Manika. O, sa Manika. Ay, bahay may anang itlog. Nga, yan nga. Mas malaki pa dyan. Oh. Gano'ng kalaki? Ma'am, buong ka niyog. Parang isang niyog? Oo. Oh. Ah, talaga? Oo, oh, ay tepabling. Bihira ng magtungo sa bayan si Pablito Cocoy. Nahihiya kasi siya sa kanyang sakit. Masyado na rin daw itong mabigat. Hirap na siyang magtrabaho. Kaya ang trabahong pag-aabaka, ipinamana na niya sa kanyang anak. Hindi po kayo nahadlok na baka yung anak ninyo magkaroon din ng ganyang sakit? Hadlok mga nila. Sinewa mga nila siya natiamot. Wamat ipabuyong. Wamat mga pangita. Wamat mga produktong iba. Oo. Malayo sa bayan ang bahay ni Pablito, kaya bihira siyang makapunta sa mga health center at ospital. Hindi na siya umaasang gagaling pa siya sa sakit na ito. Ilan po ang mga kamag-anak ninyo na meron na rin ganyan? Nambilog pa to sa Manika. Brosirira yan na mga krakot. Patama mga sakit kanya at mga itlog. Ay, ganun. Mga ilan po sila? Mga 10? Ganyan? Sarang-sarang pa. Ah, mas marami pa sa 10? Tulad ng ibang taga-Libacaw, natutunan na raw nilang tanggapin ang sakit na filariasis. Isang di maiiwasang sakit na dulot daw ng kanilang kabuhayan. Pero ayon sa mga doktor, mali ang ganitong pag-iisip. Tuloy po, ang dahilan po lang ng filariasis ay lamok po. Lamok? Lamok po ito na babaeng lamok. Oo. Kasi sa lahat mga lamok, babae lang po ang nangangagat na lamok. Okay. So, ang pangalan po ng lamok nito belongs to Aedes family, which is ang kanilang pangalan, Pusilos po. Okay. So, ito po ang characteristics po ng Pusilos. Ito po ay usually nakatira sa mga abaka. Ang lymphatic filariasis ay isang impeksyon na dulot ng isang maliit at gasinulid na bulate na kung tawagin filaria.
Ang bulating ito ay naipapasa sa tao sa pamamagitan ng isang uri ng lamok. Ayon sa mga doktor, may tatlong klase ng halaman daw dito sa Pilipinas na paboritong pamugaran ng mga lamok na nagdadala ng filaria. Ito yung gabi, saging at saka abaka. Nag-iipon kasi sila ng tubig. Ngayon mainit ang panahon, iisipin mo walang tubig itong mga punong ito. Pero pagtingnan mo yung pagitan ng kanilang mga branches, may makikita kang tubig sa loob na pwedeng pangitlugan ng mga lamok. Kapag nakagat ng lamok na Aedes pusillus ang isang taong positibo sa filaria, papasok ang bulate sa loob ng lamok. At kapag kumagat ito ng iba pang tao, maipapasa nito ang sakit. Sa loob ng ating katawan, posibleng mangitlog at dumami ang mga bulating filaria. Sa simula, wala kang mapapansing anumang pisikal na sintomas. Tahimik kasing nagpaparami ang mga bulate sa loob ng ilang taon. Lalabas lamang ang sintomas ng sakit makalipas ang 10 taon kapag namatay na ang mga bulate. Maiipon at babara kasi ito sa mga lymph nodes o kulani ng tao. Ito ang magdudulot ng pamamaga at paglaki ng ilang bahagi ng katawan tulad ng binti, bayag at suso. Ayon sa mga doktor, dahil patay na ang mga bulate sa kanilang katawan, hindi na nakakahawa ang mga tulad ni na Pablito at Lola Florentina. Ang problema, permanente na ang ganitong kondisyon. Ako dito DOH to, mayroon po kaming successful na scrotal operation. Hindi lang po ito sa province ng Akran, pero meron. Pero po itong sa paa, mukhang wala po. So sabi naman ng mga may deformity, dok, na okay lang. Na lang na malaki yung paa ko kaysa putulin yung paa ko. Wala mang pag-asa ang mga tulad ni na Lola Florentina, may pag-asa pang agapan at maiwasan na kumalat ang filariasis. May gamot na kasi laban sa sakit na ito. Noong 2001, nagsagawa ng filariasis eradication program sa Pilipinas na mahagi ng libreng gamot para sa mga taong posibleng apektado. Ang problema? Dito ma'am, ayaw nilang uminom ng gamot sa filaria dahil yung iba sabi nila nagkasakit lalo sila at saka kung uminom, nahihilo, nilalagnat at saka na parang nanghina, mabuti pa daw hindi na lang sila uminom kasi wala pa silang sakit. Pag uminom, nagkasakit. At kung pipilitin namin sila, ma'am, sabi nila, kung mamatay daw sila, kami ang bahala sa buhay nila. Dahil hindi lahat sumusunod sa pag-inom ng gamot, nananatiling buhay ang bulate sa dugo ng ilang tao at patuloy itong kumakalat. Ngayon, hindi na lang mga magsasaka ng abaka ang naapektuhan, kundi pati na rin ang kanilang mga anak. Sa mga bulubunduking lugar, karaniwang matatagpuan ang mga puno ng abaka. Punta tayo dun sa lugar kung saan kumukuha ng abaka sina Tatay Raymundo tsaka si Elsa. Makikita nyo naman dito pa lang sa simula, masukal na. Maraming abaka. Mahigit 50 taon nang nag-aabaka si Raymundo Esto, 77 years old. Abaka ang bumuhay sa kanyang pamilya, kaya abaka rin ang pamana niya sa kanyang anak na si Elsa. Pero hindi lang kabuhayan ang ipinamana ng ama sa kanyang anak, kundi pati ang sakit na filariasis. Ito yung abakahan ni na Tatay Raymundo at Ate Elsa. Medyo masukal na dito sa lugar na to. Talagang napaliligiran siya ng mga abaka. Tapos very damp yung
lupa. At medyo malamig at madilim dito sa lugar na to. Ito yung paboritong pamugaran ng mga lamok. Dalawang dekada nang iniinda ni Tatay Raymundo ang pamamaga sa kanyang bayag dulot ng filariasis. Daga, ano ako daga edad, ako 50 anos. Na daramdaman ko nga nagsakit ang katawan. Tapos, saan po masakit? Mag, ano po, yung ano na yun, tapakan, akong ginhapin doon sa lupa. Oo. Yung tinapakan ko, di sige, nagbasa. Ah, so, nagsimula ang sakit dito sa paa, tapos umakyat? Umakyat sa aking katawan. Ah. Dito na, naglaki. Masipag si Tatay Raymundo. Kumikita siya ng 2,000 piso kada linggo mula sa abaka. Pero simula nang siya'y magkasakit, humina ang kanyang katawan. Kaya kailangan nang ipasa ang kabuhayan sa mga anak. Trabaho at mag-abaka dito, usually mga lalaki lang ang gumagawa niyan. Mahirap kung lalaki ay ano, pang bili ng bigas at tanan nga ano sa mga kailangan sa bahay. Hindi na kaya kung isa lang ga ano sa pagtigil ng abaka. Eh pero ang sabi po nila, ang sakit daw na iyan, nakukuha daw sa pag-aabaka. Hindi ba kayo natatakot? Natatakot. Si Elsa ang humalili sa trabaho ng pag-aabaka. Ang problema, noong nakaraang taon, natuklasan ni Elsa ang positibo rin siya sa filaria. Batid ni Tatay Raymundo na pag-aabaka ang nagdulot ng sakit sa kanilang mag-ama. Pero wala silang balak tumigil sa trabahong ito. Mas mabuti na raw magkasakit kaysa mamatay sa gutom. Nahadlak ba kami magkuhan kundi na makayat pagtrabaho? Igatiis ba kami doon ipagkuhan pangita sa tao? Parang mabuhi kami. Buong araw nagtrabaho ang mag-ama para makaipon ng sapat na abaka na kanilang ibebenta. Masukal, madilim at pirming basa ang lugar kung saan nag-aabaka sina Elsa. Hindi nakapagtatakang pamumugaran ito ng lamok ng filaria. Marami po bang lamok dito? Marami. Ha? Marami. Marami? Lalo na sa anong oras? Kapit maghapon. Pagdating ng hapon, mag-alas 4. Oo. Ang dami ng lamok. Ah, marami ng lamok? Puno-puno na dayang ano mo, tiil ka, ano, hindi mo anuhon, lamok. Oo. Puro lamok talaga. Abo aga ano, pang ano pa, di karasa ay mo uyahon, kundi mo anuhan, kung may sombrero ka, i ano mo, para ha, sa imong pang ano, sa imong mga likod. Oo. Daming lamok. Kadala iba. Actually po, nocturnal feeder po itong klaseng lamok na ito. So, ibig sabihin po sa gabi po siya nangangagat. At sabi po ng studies, ang active na biting time nila is in between 10 to 12 p.m. po. So kung saan po yung natutulog na yung mga tao, dun po siya talaga active na nangangagat. Sa gabi po siya. Kaya pagdating ng hapon, matapos ang buong araw na pagtatrabaho, nagyaya na akong bumaba ng bundok. Ito na lang po. Ako na lang. Ayokong abutan ng dilim sa abakahan. Pero hindi sumama si Elsa. Maiiwan po kayo dito? Opo. Ha, bakit po? Kasi
Mag-aba ka pa? Oo, mag-aba pa. Mag-aba ka pa. O, sige. Eh, kami aalis na kami, Nay. Opo. Ha? Sige po. Dahan. Oo, sige po, Tay. Una na po kayo. Sa mga pamilya na isang kahig, isang tuka, minsan kailangan magsugal ng kalusugan para kumita ng ilang daan. Matagal nang sinusubukang sugpuin ang sakit na filariasis. Layunin ng World Health Organization na pagdating ng 2020, wala ng filariasis sa buong mundo. Pero paano ito kakayanin ng Pilipinas kung hanggang ngayon may mga komunidad pa rin na hindi naaabot ng edukasyon at serbisyo medikal? Sa buong Pilipinas, 6 na probinsya pa ang may filariasis. Ang masaklap nitong taon lamang natuklasan sa Libacaw-Aklan na hindi na lang matatandang magsasakang tinatamaan ng sakit na ito, kundi pati na rin ang mga bata. Base sa huli naming data, ay yung mga pinakabata pong nakunan namin ng dugo na nag-positive is 9 years old po. At malungkot po yun kasi iniisip namin paano po siya nagkaroon ng ganong sakit kung hindi naman po siya talaga active dun sa involvement sa abaka. Opo. Estudyante sa kolehiyo si Camille. Hindi siya nag-aabaka pero positibo siya sa filaria. Nung sinabi nila na positive ka, anong reaction mo? Siyempre, medyo naapektuhan din kasi yung ano side effect kasi ng ano ng filariasis, yung lalaki ng mga katawan. Oo. Pero wala ka namang ganung naranasan? Wala naman po. Wala sa awa ng Diyos, wala naman. Oo. Pero sabi nila kasi after 15 years, doon yung effect ng ano. Pag may filariasis ka, doon ang makikita yung effect. At sa tingin mo, saan mo nakuha yung sakit? Maybe kay tatay, kasi nagtatrabaho si tatay sa abaka. Mm-mm. Yung naisip ko, baka nag-transfer lang sa akin. Pero ang sabi nila, kasi daw nakukuha daw yun sa kagat ng lamok. Opo. Nagpupunta ka ba doon sa mga lugar na malamok or... Sa totoo lang po, yung abaka kasi dyan lang sa baba. Kaya mo yan. Ang dami mo lang naisip. Umiinom na ng gamot laban sa filaria si Camille. Araw-araw sa loob ng 2 linggo, kailangan niyang ubusin ang 3 tabletang pampatay ng bulate. Malaki ang pag-asang gagaling siya sa sakit na ito. Bahagi na ng buhay ng mga taga-aklan ng abaka. Tanggap na nilang pinamumugaran ng lamok ang mga ito. Pero hindi kailangan tanggapin na bahagi ng kanilang kabuhayan ang sakit na filariasis. Maaaring pagsabayin ang pagsasaka at pag-iwas sa sakit. Pero para magawa ito, kailangan ng edukasyon at pagbabago ng lumang kaisipan. Kailangan lahat maabot ng serbisyo medikal. The only way to stop this is to take that mass drug administration. So, apat po, 60-85% of the total population within 2 years old and above should take that meds. Ang problema po, may ilang tao na hindi po sumusunod nun. At ang implikasyon po niyan, siya po, kung sakali po meron siya, ang transmission po hindi po mawawala. May minsang nakapagsabi, kung nais mong malaman ang budhi ng isang lipunan, tingnan mo kung paano niya tinatrato ang pinakamahihirap na mamamayan. Ang filariasis ay isang sakit na kadalasan, mga mahihirap na sektor lamang ang tinatamaan. Mga komunidad na malayo sa ospital at serbisyo medikal, mga lugar na salat sa impormasyon, edukasyon. Masusugpo ang anumang sakit kung pantay ang pagkalinga natin sa bawat mamamayan.
Walang mayaman, walang mahirap, malayo man o mahirap puntahan, walang dapat maiiwan. Sila ang nagsasaka ng isa sa pinakamahalagang produkto ng bansa. Marapat lamang na pagtuunan natin ng pansin ang kalbaryong kanilang kinahaharap. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.